Hello, mga katoto at mga inday, heto na naman ako para magbahagi ng aking video vlog diary. Narito ako ngayon sa Iloilo Supermarket sa unang pagkakataon sa makulimlim na ulap ng araw sa lungsod ng Iloilo. Hindi ko alam ang tamang impormasyon sa buhay ko kung saan ako isinilang. Sa aking pagkakaalam, ipinanganak ako sa mga kalsada sa munting hapagkainan na gawa sa mga karton at dyaryo. Walang kumakalinga, walang kamay na handang yumakap sa akin. Ang buhay sa lansangan ang aking unang paaralan, ang bawat kanto at eskinita ay nagiging silong ko na. Sa mga mata ng mga ibang tao, isa akong anino sa lansangan, isang batang palaboy na tila kinalimutan na ng mundo ang aking pag-iral. Ngunit sa likod ng mga ngiti, pilit kong ipinapakita dahil may mga pangarap na kumakabit sa aking balikat. Ang mga ilaw ng mga malalaking establishmento, tulad ng makintab na supermarket sa Iloilo, ay nagpapalakas sa akin sa mga gabi na malamig ang simoy ng hangin. Sa loob ng mga taon, tuluyan ako naging bahagi ng komunidad sa paligid ng supermarket ng Iloilo. Dala ko pa rin ang karanasan bilang isang dating palaboy, ngunit sa bawat umaga ng aking pagising, nararamdaman ko ang pag-asa at bagong simula. Ang mga tao sa paligid ko ay nakakakilala sa akin bilang masipag at masinop na tao. At sa bawat pag-ikot ng mga oras, habang nakatayo ako sa aking mga paa, naaalala ko pa rin ang mga araw ng aking pagiging palaboy. Ngunit hindi ko ito tinitingnan ng may lungkot, bagkus ay may ngiti sa aking mga labi. Dahil sa bawat hakbang na aking tinatahak, sa tulong ng aking imahinasyon at sa sariling pagsusumikap, ako ay nagbago mula sa isang anino sa lansangan. Noong ako'y bata pa, naglalakbay ako sa mga kalye ng Iloilo nang walang kilalang pamilya o tahanan. Ako'y isang malikot at ligaw na kaluluwa na naglalakbay sa mga kanto at eskinita, nanonood sa mga tao na naglalakad-lakad kasama ang kanilang mga pamilya, at inaasam ang init ng pagmamahalan na tila ba'y malayo sa aking abot kamay. Ngunit sa gitna ng aking pag-ikot sa lansangan noon, may isang lugar na aking natuklasan na nagbibigay liwanag sa aking puso. Ang supermarket ng Iloilo. Ito ang aking naging sagisag at pag-asa, at lakas ng diwa. Ang lugar kung saan ako'y tumatambay at nagmamasid sa mga mamimili na masaya at busog. Sa loob ng supermarket, sa bawat lakad ko sa mga pagitan ng mga walkway, aking nararamdaman ang pag-asa na isang araw ay maging bahagi rin ako ng isang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. May mga araw noon na naglalaro sa aking imahinasyon sa mga pagkakataon na ako'y may sariling tahanan. Sa isang iglap, ako'y nasa loob ng isang maginhawang kusina, nagluluto ng mga paborito kong putahe na aking natutunan sa mga receipt book sa supermarket. Ako'y nakikinig sa tawa ng mga kasama sa hapagkainan, at sa bawat kagat ng pagkain, aking nadarama ang pagkakaisa at pagmamahal. Sa kabila ng aking pagiging palaboy noon sa lansangan at kawalan ng pamilya, ang supermarket ng Iloilo ay naging tagapagligtas ng aking diwa. Ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa at pangarap na isang araw, ang aking buhay ay magkaroon ng kahulugan at pagmamahal. Sa bawat araw na ako'y namamasyal dito, ako'y patuloy na nagsisilbing tagamasid ng mga buhay ng iba at naghahatid ng liwanag sa aking sariling paglalakbay. Noon, naaalala ko ang mga tunog ng lansangan ng Iloilo sa bawat umaga, nagigising ako sa mga ingay ng mga sasakyan at mga tao na nagmamadali patungo sa kanilang mga destinasyon. At ang aking kalaro ay ang mga patak ng ulan at mga alon na nagmumula sa pagbaha ng malakas na ulan habang naglalaro ako sa kalsada. Ang buhay ay tila isang malupit na laban para sa akin, ngunit sa kabila ng hirap, natutunan kong maging matatag at palaging may pag-asa. At ngayon, ang dating maralitang lugar ay unti-unti nang nagiging mas maayos. Isang araw, nagulat ako nang malaman kong ang aming munting palengke ay may isa ng malawakang proyekto ng rehabilitasyon. Ang dating marupok na istruktura ay ginagawang moderno at maayos, at nagkakaroon pa ng mga bagong pasilidad. Sa bawat hakbang ng rehabilitasyon, nadama ko ang bagong sigla at pag-asa sa palengke. Ang dating masalimuot na mga kalsada ay napalitan ng malinis na paligid at mga makukulay na mas modernong istruktura na pwedeng ipagmalaki. Ngayon, ako ay hind na isang palaboy sa lansangan. Ako ay nagsisipag na mayayos at maituwid ang aking buhay,
natutunan kong mangarap at magsumikap para sa mas mabuting kinabukasan. Sa bawat araw na lumipas, patuloy kong naiisip ang mga patakaran ng aking buhay, at natutunan kong hindi hadlang ang aking pinanggalingan sa pag-abot ng aking mga pangarap. Ang Iloilo Terminal Market ay isang makasaysayang pamilihan sa siyudad ng Iloilo. Ito ay itinatag noong dekada 1920 at itinuring na isa sa mga pinakamatandang pamilihan sa bansa. Noong unang panahon, ang lugar kung saan matatagpuan ang Iloilo Terminal Market ay ginamit na palengke ng mga lokal na mamamayan. Gayunpaman, noong dekada 1920, ipinasya ng mga lokal na opisyal na bumuo ng isang mas maayos at organisadong estruktura para sa pamilihan. Ito ang naging simula ng Iloilo Terminal Market. Ang makasaysayang gusali ng Iloilo Terminal Market ay matatagpuan sa Iloilo City proper, malapit sa maraming mahahalagang pasilidad at estruktura sa lungsod. Ito ay naging sentro ng kalakalan at komersyo sa rehiyon, kung saan maraming produkto ang ibinibenta tulad ng mga prutas, gulay, isda, karne, at iba pang produktong pang-araw-araw. Sa paglipas ng dekada, ang Iloilo Terminal Market ay dumaan sa iba't ibang pagbabago at pagpapalawak upang maserbisyuhan ang lumalaking pangangailangan ng lokal na komunidad. Bagaman may mga modernisasyon at mga pagbabago sa mga kagamitan at pasilidad, nananatili pa rin ang makasaysayang pagkakakilanlan ng pamilihan. Sa ngayon, ang Iloilo Terminal Market ay patuloy na nagbigay serbisyo sa mga mamimili at nagpapatuloy na nag-aalok ng malawak na pagpipilian ng mga produkto sa mga residente at bisita ng siyudad ng Iloilo. At isa sa mga kanto ng Iloilo Terminal Market sa lugar na ito, dito ko naranasan ang masaya, mapait na karanasan, malalim ang aking koneksyon sa lugar na ito. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtanggap sa lahat ng aspeto ng aking buhay, maging ang mga masasayang alaala at ang mga nagawa kong pagkakamali at pagkabigo. Sa bawat araw na nagdaan, naging mas matatag ako at mas natutunan kong yakapin ang lahat ng emosyon sa buhay. Ang lugar na ito ay nagiging simbolo ng aking personal na paglalakbay, ang paglalakbay patungo sa pag-ibig sa sarili, sa mga kaibigan, at sa mga alaala ng mga karanasan, maging ito man ay masaya o mapait. Ito'y isang lugar na nagdulot sa akin ng mga mahahalagang aral, at naging bahagi ng aking paglalakbay tungo sa kapayapaan at buong puso. Aking pinasyalan ang mga kalsada na nagbibigay buhay sa paligid ng Iloilo Terminal Market. Agad kong napansin ang palaging pabalang na tunog ng mga pampasaherong jeep na parang himig ng lungsod. Bumubusi na sila ng may pagpapansin, nagpapakita ng kanilang presensya sa daan at inaanyayahan ang mga pasahero na sumakay. Sa tabi ng mga jeep, makikita ang mga trisikad na nagmamaneho sa kanilang makukulay na sidecar. May mga trisikad na abala sa paghahanap buhay, dala ang kanilang mga pasahero, habang ang iba naman ay nag-aabang sa MG Kanto, handang maghatid ng serbisyo. Ang tunog ng mga trisikad ay isang maligayang kalusko sa kalsada, tila ba nagbibigay daan sa isang masayang tunog ng mga kahoy at metal. Habang tinatahak ko ang bawat looban ng Terminal Market, dumaan ako sa mga kalye na dinadaan ng mga sasakyan sa kalsada. Ang malalakas na ingay ng mga bus at jeep ay nagpapakita ng pagiging abala at trapiko ng lungsod. Ngunit sa kabila ng ingay na ito, mapapansin mo rin ang kakaibang himig na dulot ng mga bus, ang makukulay na disenyong buhit at mga anunsyo sa bawat gilid ng kanilang sasakyan. Habang iniikot ko ang aking kamera sa buong paligid ng Terminal Market, tinutuntun ko ang aking tinga sa mga tunog ng palengke, ang malakas na tawag ng mga tindero, ang kaluskos ng plastik na yero ng mga improvised stalls, at ang makulay na mga kwentuhan ng mamimili. Lahat ng ito ay nagbubukas ng isang makulay na eksena ng kalakaran ng mga negosyo. Sa aking pagpapatuloy, isa ito sa mapangahas at masayang umaga ang sumasalubong sa akin habang ako'y naglalakad papasok sa makulay na mundo ng Iloilo Terminal Market. Handa ko nang harapin ang hamon ng paglilibot sa palengke. Sa unang pagkakataon, parang isang labyrinth maze ang Iloilo Terminal Market sa aking paningin.
Ang mga tindahan ng iba't ibang klase ng produkto ay nagkakanya-kanyang pwesto, nag-aalok ng kanilang mga kalakal na puno ng kulay at buhay. Makulay na mga paninda ang bumulaga sa akin mula sa mga tindahan. May mga magkakatabing hilera ng mga sariwang prutas, tulad ng mga ubas, saging, at mga citrus na nagpapang-abot ng kanilang masarap na amoy. Nagchitsikahan ang mga matatanda at magagandang tindera, habang ako ay nagtatanong kung magkano ang bawat kilo ng paborito kong prutas. Sa kabilang banda, mga gulay naman ang nagmamadaling nag-aalok ng kanilang kakaibang mga hugis at kulay. Kung hinahanap mo ang mga kamatis, sibuyas, bawang, at iba pa na tiyak na magdagdag ng lasa sa mga niluluto mong putahe. Sa aking pagpapatuloy, at ang mga tindahan dito ay umaalinggaw-ngaw na parang palengke sa loob ng palengke. Nakakatuwang makita ang mga tindera at mamimili na nag-uusap at nagtatawaran tungkol sa presyo ng mga produkto. Bawat tindahan ay nag-aalok ng sariwang gulay tulad ng sitaw, talong, ampalaya, upo, okra, kalabasa, patola, pichay, repolyo, mustasa, kangkong, at iba pang produkto ng kabukiran. Sa aking paglalakad, nadama ko agad ang kasiyahan ng mga tao sa paligid. Sa mga sariwang prutas tulad ng saging, mangga, pakwan, melon, papaya, langka, mansanas, kahel, dalandan, ubas, bayabas, santol, atis, chico, maririnig mo ang mga tindero na may mga boses na puno ng pag-asa at enerhiya. Manong, pili na po kayo ng pinakamagandang kalidad. Siguradong masarap itong mga prutas namin. Tapos sabay ningiti ang mga tindero habang hinahain ang mga produkto na binili ng mamimili. Sa mga bangketa naman kung saan nilalako ang mga kakanin at mga pasalubong, hindi mo rin maiwasang mapansin ang mga malalakas na tawag ng mga nagtitinda. Kakanin po, mga suki. Paborito ng bawat pamilya, masiglang sigaw ni ate na tindera habang inaalok ang iba, tiibang merienda. Napapansin ko rin ang paminsang pagpapalitan ng kwento at tawanan ng mga tao sa palengke. May mga nagkukwento tungkol sa kanilang pamilya, trabaho, at iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Naging saksi rin ako sa pagtutulungan ng mga mamimili at tindero sa paghahanap ng mga pinakamahusay na deals. Hindi rin nawawala ang mga tagpo ng kabutihan sa palengke. May mga mamimili na nag-aalok ng tulong sa mga matatanda sa pagbubuhat ng kanilang mga paninda, at may mga tindero namang nagbibigay ng ekstra na produkto sa kanilang mga regular na suki. At kapag nasa looban ka na ng palengke, iba't ibang tinig at boses ang iyong maririnig minsan. Kung mas maaga kang makapunta dito, magugulat ka sa dami ng tao na naglalakad, nagtitinginan, at naghahanap ng kanilang mga pamilihan. Sa mga unang hakbang mo pa lamang, maririnig mo na ang malakas na sigaw ng isang tindero ng isda, bangus, tilapia, hipon. Presyong palengke, sa halagang kayang-kaya. Sa bawat na aking paghakbang, naglalakad ako sa pagitan ng mga vendor. Nalilibang ako sa malalaking piraso ng mga prutas na nakalatag sa mga mesa. Naririnig ko ang isang babaeng tindera na masayang nag-aalok, mamili na po kayo ng mga paborito niyong mangga. Matamis at malalasa. Mapapansin mo rin ang ibang tindero na may magkasunod na mesa na puno ng iba't ibang uri ng gulay. May isa na dala-dala ang isang malaking kaldero ng nilagang mais, at hindi ko mapigilang maging kuryos sa amoy na umaalingaw-ngaw. Mais talong, kamatis, tara na, mga kaibigan, presyong kaigan. Pag nandito ka na sa palengke, ramdam mo ang buhay at enerhiya ng mga mamimili at tindera. Maririnig mo ang tawanan ng mga bata na kasama ang kanilang mga magulang na may dala-dalang basket ng mga paborito nilang prutas. Nakakarinig din ako ng isang lalaking tindero ng isda na bumubulong sa akin, "Kuya, pili ka na ng isda ko. Siguradong sariwa ito." At bigla na lang ako napalingon sa isang grupo ng mga lalaki na gustong magpa-shout out. Narinig ko silang nagtatawanan habang Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my vlog. Ano kami sa
1 million views po lang. Tag siya ko natin ito ba hindi ha? Hi vlog, welcome to my guys. Amo na yun ang pangita nyo. Alas po si Boy Tapandi. Ari si Boy Pundles niya. May pare si Boy Pundles ha. Arana ni Boy Pundles. Hi, Boy Pundles niya. Wakang palengke, makikita ang mga tindero at tindera na abala sa pag-aayos ng kanilang mga panunda. May mga nagmamadaling inaayos ang kanilang mga kahon ng prutas, nag-aayos ng mga isda sa mga kahon na puno ng yelo, at nagmamadaling paghahanda para sa magdamag na operasyon. Ngunit hindi lamang sa loob ng palengke umiikot ang hanap buhay ng mga tao. Sa labas nito, may mga naglalako ng iba't ibang klaseng kakanin mula sa bibingka hanggang sa suman at iba pang mga delicacies. Meron din na mga matatanda na nagtitinda ng mga taho, ay masigasig na naglalakad-lakad, umaasa na makahanap ng mga taong gusto ng malamig na taho. Sa labas ng palengke, may mga naglalako rin ng mga kagamitan, damit at iba't ibang kalakal. May mga masisipag na mga ngalakal, ay may bit-bit na mga bags, at sapatos na handa niyang ipagpalit sa mga nagbabalak mag-shopping sa Ilulo Supermarket. Ang mga kwento ng mga tao sa palengke ay lumalabas na ang buhay sa masiglang kalakaran ng pang-araw-araw na buhay. Ito ay hindi lamang isang lugar ng kalakal at komersyo, kundi isang yugto ng kultura at kabuhayan ng mga taga-Iloilo. At sa mga oras na ito nararamdaman ko ang init ng panahon, isinigawa ko ang plano na magpatuloy sa aking vlogging adventure sa Iloilo Supermarket ngayon, na sa seksyon ako ng mga karni, kung saan muling umusbong ang aking kaba at excitement. Tinapak-tapakan ko ang sahig na semento habang naglalakad ako sa gitna ng mga vendor ng karni. Kahit na may kamera ako, hindi ko mapigilang mapansin ang mga mata ng mga tao sa paligid, tila ba curious sa kung ano ang aking ginagawa. Ngunit hindi iyon nagpabawas sa aking determinasyon. May pagkakataon na iniikot ko ang aking kamera sa paligid, na kumuha ng mga close-up shots ng malalaking piraso ng karne, mga T-bone steak, baboy, manok, baka, at iba pa. Narinig ko ang malalakas na tunog ng mga knife na naglalapas sa karne, at sa tuwing magpo-point ako ng aking kamera, nagkakaroon ng lalim at kulay ang mga picture ng aking nakukuha. Habang papalapit ako sa seksyon ng mga prutas, agad napawi ang malamig na simoy ng mga sariwang bungang kahoy. Isang buhay na paalala na ako'y nasa lugar kung saan ang mga paborito kong prutas ay dito matatagpuan sa mga sumunod na mga minuto. Dahan-dahan kong ipinakita ang bawat prutas, ang makulay na pakwan, ang kulay dilaw na mangga, at ang mga kahangahangang citrus fruits. Habang binabaybay ko ang daan, agad kong napansin ang isang tindahan na puno ng mga produkto na tila'y naghahalo-halo na parang kakaibang obra ng sining. May mga jars ng mga dried fruits na magkakasama, mga kahon ng mga imported chocolates, at iba't ibang klase ng kakanin na nakadisplay sa mga malalaking kahon. Mapapansin ko rin dito ang isang tindahan na may mga naghahalo-halong species at mga sangkap para sa pagluluto. Mga species herbs at iba pang mga sangkap na pwedeng magdulot ng kakaibang lasa sa mga ulam natin. Sa paglipas ng oras, patuloy kong nilalakad at nagpapakita sa mga manonood ng iba't ibang mga tindahan na nag-aalok ng naghahalo-halong produkto.
May mga tindahan na may mga prutas na handa nang ihain, mga paboritong pagkaing street food na nagpapakita ng kakaibang fusion ng kultura. Mga bote ng kakaibang inumin. Sa bawat hakbang na ginagawa ko, mas lalong lumalawak ang aking pangunawa sa masalimuot na mundo ng mga naghahalo-halong paninda. At hindi lang iyon, pati habang patuloy akong naglalakad sa Iloilo Terminal Market, tila ba nawala ang mga salita sa aking bibig. Mga palaro ng mga tindero, masasayang tawanan ng mga bata, at makulay na kalakaran ng palengke ang bumalot sa paligid, ngunit tila ba nawala ito sa aking pandinig. Nakatutok ako sa mga bulaklak at prutas na tinitinda ng mga vendor sa paligid, ngunit hindi ko maiwasang sumagi sa aking isipan ang larawan ng aking girlfriend. Ang masasayang alaala namin ay biglang nagliwanag sa aking isipan. Mga gabing kaming dalawa lang sa isang maligayang pagninilay. Ang mga matamis na ngiti at masasayang kwento, at ang mga yakap na nagpapainit sa mga malalamig na gabi. Naglalakad ako ng may pag-aalala, iniisip kung ano ang nangyari, at bakit bigla na lang niya akong iniwan. Marahil ay may mga bagay akong hindi napansin o hindi ko naibigay sa kanya. Marahil ay may mga dahilan na kailangan ko pang malaman. Habang ako'y patuloy na naglalakad, sa kabila ng mga pag-aalinlangan at sakit na nararamdaman ko, naisip kong papaano at maaari kong ipakita sa kanya na iniisip ko pa rin siya. Ngunit sa kabila ng makulay na mga tindahan sa supermarket at ingay ng mga mamimili, ako'y siniklaban ng isang kalungkutan na parang hindi ko kayang talunin. Hinahanap-hanap ko ang kakaibang paraan upang maipahayag ang aking nadarama, subalit parang wala akong mapaglagyan ng aking mga saloobin. Habang naglalakad ako sa mga hilera ng mga nagtitinda ng mga prutas at gulay, bigla akong napuno ng pangungulila para sa aking dating kasintahan. Bawat kahigpitang yakap at matamis na ngiti ay tila ba umiikot sa aking isipan. Sa paglipat ko ng seksyon ng mga karne at prutas, naririnig ko ang mga malalakas na sigaw ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang mga produkto. Ngunit sa kabila ng kanilang masigasig na boses, ang tunog ay tila ba humuhulagpos palayo mula sa akin, at sa bawat langhap ng hangin, naiisip ko ang kakaibang amoy ng kanyang pabango. Habang papalapit na ako sa kahuli-hulihang bahagi ng palengke, napagtanto ko na ang aking paglalakad at tila isang proseso ng pag-let go. Sa tuwing lumalakad ako sa bawat seksyon ng palengke, tila ba isa-isa kong nilalagay sa mga isipan ko ang mga alaala, emosyon na may kaugnayan sa aking dating kasintahan. At habang tinatapos ko ang aking paglalakad sa palengke, nadama ko na kahit sa huling pagkakataon, ang pagkawala ng aking kasintahan ay hindi lamang pagkawala ng isang tao sa aking buhay, kundi pati na rin ang isang bahagi ng aking sarili. Subalit sa kabila ng pagluha at lungkot, alam kong ito ay isang hakbang patungo sa paghilom ng sugat at pag-angat mula sa pakakabagsak. At ngayon, sa aking pagtatapos ng aking video vlog na ito, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at sa lahat ng mga tumatangkilik. Hindi matatawaran ang kagalakan at inspirasyon na aking nadarama sa bawat komento, like, at share na inyong ibinigay. Ang bawat sandaling iginugol niyo upang subaybayan ang aking paglalakbay, maging malalim o malamlam, ay nagbibigay liwanag sa aking landas. Sa bawat episode na inyong napapanood, nagkaroon ako ng pagkakataong maging bahagi ng inyong mga buhay. Ang inyong komento, reaksyon, at suggestion ay nagbibigay lakas ng loob sa akin na ipagpapatuloy na magpahayag ng aking saloobin at karanasan. Tunay na naging sandigan ang inyong mga mensahe upang mapanatili akong may pagnanais na magbahagi at maglingkod sa inyo. Sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay, hinihiling kong kayo ay patuloy na maging instrumento ng pagbabago, kabutihan sa ating lipunan. Sa bawat galaw ninyo, maging inspirasyon sana ang mga kwentong aking ipinamahagi. Isabuhay ang mga aral ng pagmamahal at pag-aalaga sa kalikasan na ating iniingatan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, suporta, at pagtitiwala. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang aking pamamaalam. Patuloy maging liwanag sa aking puso habang ako'y lumalakbay patungo sa bagong yugto ng aking buhay. Thank you for watching. God bless you all.